sa Dios ug sa Yawa. Unya ato na nasayran sa itong pagtuon nga kita tanan iya ta sa pamilya sa Yawa. Gumikan kay kita mamakak si Kristo na ginoon kamo gikan sa inyong umahan mo ang Yawa. Kung siya mamumunos ka pa sa sinugdan o inyong isunod ang iyahang kaimo o iyang gusto o kung siya mamakak yung isunod sa iyang kinaya kaysa pagkakon kung mo'y umahan sa mga makak. Now sa Biblia, duha ka sa Old Testament, duha ka institution na tiyatake sa Yawa ang Sabah o ang adlaw na adlaw ng Sabah o ang kwan, kining marriage institution kami niyo. So dili sa Biblia kaya siguro ang duha ka mananap, no? Ang karnero o kanding. So ang karnero o kanding, kung sa may nakalahi pa rin sa ilahan. No, so may no. Pero ang nakalahi po sa ilahan, kwan, malahi po. Pero kung ipuro na sila palitan, parehan rin sa kagdagway. Sumana siya, no? Sa mga Kristiyano, naay kanding o naay karnero. Nga ang nagkalain lang, ang salina lang ay ang isuot. Okay? So, naman tayo na ito. Now, atong taklita na natin din, no? Universal Declaration of Human Rights, kung kita, human rights, rin, no? Equality, freedom, peace, of dignity, people, rule of law, prosperity, justice. So, ang human rights is very good and absolute na necessary sa katawahan. So, natin ang International Human Rights Day. Now, manigingon ni Kristo, kamugikan sa inyong amahan na mao ang Yawa, o ang inyong tinguha, mao ang pagtagbaw sa iyang pangibog, sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya makiusa ka mamumunok sa kagpas sa sinugdan. So, pagtagbaw sa kaibog sa inyong amahan. So, ang kaibog, posible na naibog ta sa salapit, naibog sa unod, naibog sa ibig nun, o sa tanang klase nga lamig kayo o pagkaluto tanawa o pagkakulor-kulor o sa tanang. So ako nakita din eh nga din na nagsugod na life minus eight is life after na ang tao ang ato muna ginikanan si Iba o si Adan nakasala kay ang ilang gisunod kinsa may lang gisunod ang Yawa o ang Ginoo. So sa pagsunod si Iba o si Adan pero higpit dili. Himpit sila, perfect. Kita, himpit, dili. Masakitong dadaan. So kung si Iba o si Adan matintag sila na himpit, kita na masakitong daan, the more na matintag ta. So muna nga kita, naata ang ikaw na hypocrisy or lying or wicked online. Ya, Iba o siya walang labot sa kamaturan, kaya ang kamaturan wala pandiha kaniya. Ini pamakak niya siya nagsulti suntok man sa iyang kaugalingong kinaiya kay siya makagod man o mao ang amahan sa mga makak. So ini pamakak dahil na ito, kinsa itong amahan? Ang Yawa. So iksuro ni Leila. Okay? So muan mong sulti ko sa inyo lahat na ayaw mong tuo sa kuwag. Ano man? Kay mamakak mo ko. Pero sa ano, na naman mo ito, kami naman sa mo, kaya ang gawas mo. So, really, kung ang akong bisunti, wala sa Biblia, ayaw tuhuri. That's why na si Kristo nagwaming daan, nga magbantay ka mo, mawalay magpahisala, kaninyo kay daghan ang wabot ng mga bakakon ng propeta, bakakon ng mga magtutudlo, o bakakon ng Kristo. Mga inyong daan, nabantayan ninyo kay tingalit ako, usa ni anak na bakakon. Okay? So, kinahanan na ito nga, magtuon sa Biblia. Now, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Okay? So, every human has rights. Di ba? Right to know? Right now. Ang Biblia nagsulti kita na sayo na kita iya sa Diyos. Okay, so, dire, magpapun na isa ito ah. Nasayo ta na iya sa Diyos. O na ang tibuok kalibutan anaa sa gahong sa dautan. So ang pangutan na, naikang ka dito, asa ka ba iksuon? Kung, di ba na ito'y kanta, mag-alagag ka na hinig sa balo, mag-silpi-silpi? No? Yan, dugay mo ako sa simpanan? No? So asa ka ba yun iksuon? So, mo na rin, kita sa'yo na iyan kita sa Diyos,
apan ang tibuok kalibutan anaa sa gahom sa dautan. We are controlled by the evil one. So speak out against the violation of human rights. Isigit batok sa paglapas sa kauhanong kagumot. Human rights are for everyone, no matter who you are or whom you love. So manapantayan ako. Tawhanong kagumot para sa tanan, bisan kinsa ikaw o bisan kinsa ang imong ihigugma. Di ba na itanda na sana dalawa ang puso ko, di ba? Kung mamati ka o na love songs karong na kuhan, pero medyo na nag-promote o immorality, no? Adultery. So, huwag yun na. So, hindi ba tayo na ito? Discrimination is a crime. Kada tayong manaway ka, it's a crime. Labi na manaway ka, gusto na nang nagsong TV ha, kaya kung tayo man mahuman. Lapas na. Unsa man ang isulti, di man ako, oh. Or, kanang, unsa man yung kanta. Nga, kuhaan man. So, kung magsabay na kita, unsa man na sila, huwag may kamot, huwag may tiin, pilay man. 64 di man maglagaw, pian man. Musing kitir, na'y binunalay, ang mga bata, so na'y binunalay na. Na'y binunalay nito, kaya'y mga kiat na nakulagaw. Ang yung kalikaw kayo. Noon niya, magkapantay mo, nagpagsaw na, kaya'y pa man usong upaw, ang upaw, si Pablo Mando. Si Bimbol Rombo, pag magkakita sila ko po, saan po ang mga atan? Ina, pa unang isang pa. Di po kagkareklamo kay mao man ay rules na eh, mao man ay na kanang siya tawag na, game, na pag naay ko po, pa unang isang pa. So, good discrimination na siya. No? Good discrimination, ma. Mao na nakita, hipokrita, at hipokrito mata. Kay, daghan ang manaway. Kung payal ka, samayon ka. Kung tambo ka, samay yung pagsamot. Kung wapo ka, samay yung yapon. Kung pangit ka, samot na. Kung mubuhi mong ilong, na binalisingat, samay yung ka. Kung taas, samay yung yapon. So, daghan ang magsaway. Ganaman, kaya ang tao, pala away, pala saway. So, discrimination is a crime. Tanawa ang word sa discrimination. Crimen. So, speak up. Stop discrimination, and that is human rights. Paspasan nito, marriage is about love, not gender. Uy, nindun kayo human rights, no? So, ang pagpangasawa, may tungkol kini sa gugma, bili ni may tungkol sa, saan na? Inaihan, saan na? O, kasalian. Bili sa kasalian. Pero atong bantayan ng suko sa Ginoo, ang divine rights is multiplication. Ang suko sa Ginoo. So, pag-ingon sa Ginoo na dili maayo nga ang usa ka tawo isa lang mag-inusala, so dapat mag-multiply siya. So, 1 times 1. Mao na siya times ang kuan sa Ginoo. Mao na may ka nga God is only one. But there are 3 persons in the Godhead. O the Godhead. Because ang principle sa Ginoo is times. 1 times 1 times 1 times 1 equals 1. Dili 3. So, si Adam at si Eva, 1 times 1 equals 1. Pero sa diyan nanganak na sila, o ng multiplication, mudaghana, okay? So, unsa ang pagpanganak kung si Adam o si Steve ang magpares? So, that is human rights. So, kung atong sabayo, kinsa may gisunod ni Eva gani sa langit at ito sa paraiso, ang yawa ko o ang Ginoo? Ang yawa. So, ang nahita mo, mauni siya, mauni ang gusto sa yawa, death, kamatayon, ang gusto sa Ginoo, eternal life. Mauni ang human rights, mauni ang choice, ang power of choice. So, ang inyong will of Satan is sugar-coated with the human rights. So, in reality, human rights is satanic. Kaya magsaba ito sa upan na. Okay, let me marry who I love. So, mo lang daghan kayo karon na actually, kanang dili ka kahibalo kung unsay kasarian na to, kanang may tao na LGBT gani. Pasintali ha, kung kanang magkano gani si Vice Gan na masipo siya, pangkulitong siya sa kwa. So, gana siya. Actually, that is lying. Ano lying man? Lalaki ka lang yan, ano magsulot, magsayang mga. Daw, so kagapulan ka, bullish, no? Ano ba? So, madam, in. So, may pagkasal. Okay, so, tanawa kong giingon sa Biblia. Mura o karnero, apang musulti, mura o dragon.
ang iyang dagway karnero o Kristo ang iyang sinultihan ni Munyo. Nga naman, kay ang Amerika mo'y nagpasimuno sa human rights. And America is very good because without America, wala tadiri. Dili ka pwede kasundi karon. Muna ang Indras napatay panahon or freedom ang makasundi, isundi na nato karon ang kumaturan. Pero ayaw lang yung mga na-expose kayo. Kaya masipo sila. Kana lang medyo humukumo. So, divorce decree. Sa kanikawa na ang divorce, ang ginoon, ang human, ang divine rights, ang ginoon, do not commit adultery. Kinahanan ko sa lagi asawa. Pagpunta na ang ikong asawa bumatay, wadahan na lang ang dagway niya. Kung mabili mo na asawa, mga niya, napunta na ka, pagpunta na lang yung mamatay. Kaya parang pag-usap. Pero ayaw, pa, pakita, ugla, ito yung nasbuli pa. Kaya mag-usap ka na sa ginoon. So, money, ha? Divorce should not be confused with atonement, which declares the marriage null and void with legal separation. Pero kung ikaw saan ang magbigas. Okay? So, mo lang may tabo. Masagal na ito na eh. Okay? Para, no? So, mo lang for Perez. Loy, mo lang ang nalang doon ay criminality ng mga prostitute ng mga bata. Masagal na. Mga 20-year-old, 10-year-old, ibigyan ng mama at asawa, pinangit ang lain. So ang nabilin sa palay ang bata na lang, so ipasipata. Usahin mo, makuyuan pa yung pasipata. Tinawag nila ito. Kamu rin ang Sofia na. So, kumuha na siya. Ang mahitabo na naman kay ang banang asawa ng ita na pasiatag sa ilang kagustuhan. No? Sa ilang kagustuhan. Wala tanawa ang kahintang sa ilang anak. So, divine rights versus human rights. No adultery. Sa divine rights, sa Ginoo, pero ang tawag polygamos. Kung saan yung polygamos? Polygamos is two conjugation, Greek, is a conjugation of two Greek words. Poly means plenty, gamos means berries. Mahanan ang ba ng isang lima. So, polygamos, that is polygamos, so na develop sa human rights and divorce, which is very good. And divorce, sa human perspective. Male and female, and then sa human rights is same-sex marriage. Okay, pandera ka na? So, nagino ng Ginoo, dili ang tanang mag-ingon ka na ko, Ginoo, magkasulod sa dingarihan sa langit. Ang sarama? Ang sarama ba sa? Sige. O dili ang nagatuman sa kamubukon sa akong ama na anaa sa langit. Ang kalaganan sa mga tao mo, singgit mo, mutawag o praise the Lord, hallelujah. Mutawag sa Ginoo, mungingod, Allahu Akbar. Di ba? Pero, ang gihimo, ingon si Kristo, dili ang tanang nagtawag na kung Ginoo makasukod sa langit. Kinsa ma? Kanto nagtuman sa kabubuton sa mahan, ito sa langit. So, kung sa may kabubuton sa mahan, mo nang will of God, mo nang divine rights. Muna yung kamubutong samahan. Dili yung kamubutong, not your goodness level, not my goodness level, but God's goodness level. Now, ang nakita mo karoon sa kalibutan is not wicked versus righteous, is not Christ versus Satan, but Christ versus Christ. Righteousness versus righteousness. Pagkamatarong versus pagkamatarong. So, din yung makita na ito, na kung sa niya kabubuton niya sa Ginoo, dagan o niya, abagay mo kanapon niya itong natawa, Ginoo, Ginoo, dili, ba, naghimo man kami mga profesya tungkol sa imong ngalan, o nagpagula sa mga yawa tungkol sa imong ngalan, o nakahimok sa daghang mga milagro tungkol sa imong ngalan. Okay, kinsa niya mong natawa na niya, na nag-claim siya na nagpalaya sa demonyo. Maayo daw tala, ang pagpalaya, kinig tawhana, ang pagpalayo sa demonyo, maayo na otan. Maayo. Ang pagbuha ng milagro, ang mga sakiton, ipalakaw, ang mga buko, mga bakol, ipalakaw, ang mga butan, nakita ang mata, nakakita, ang mga bungol, nakalunog na, ang mga pilay. So,
naghimog mga milagro. Ang pagkuha ng milagro, maayo dili. Sa ngalan ni Jesus, maayo dili. Maayo kayo. O kinsa isultihan ni, ato bang ordinaryong member? Ang mga ministro, mga pastor, kinsa may magpalayo sa demonyo? Kung palayo ka ng pastor ka, binuol ka, manuol ka ng diposis sa demonyo, ayaw doon kay kinalig. Vulgar ka, na ikaw nakakurangot ka. Ha? So, kining muna to ha na, mga maayong kayo. Nasayo pa si Kristo pag-ingon ni Tawana, o niya, nag-ingon ako kanila, wala ko gayon ka mo, ikaila, pahawak ka mo kanako, mga mamamuhon o daotan. Sa mga sa mga tao, maayong kayo dihimo ni mga Tawana, di ba? Pero giingnan sila ni Kristo, palayo ka na ako, kamu mamumuhal o daotan. Nano magha? Nano wala man sila na ilhi ni Kristo? Unsa may hinungdan? Kini bang pagpalaya sa demonyo? Kini bang pagkuha o mga milagro? Ang ayan na ito ni buhaton, di ba? Mauna'y kinahanglan ng himo na ito. Nga mga Adventista, makahimog milagro. Pero mga kaigsunan, masabtan din ako, nasa katapusan na daw, ang yawa, ang daming muhimo o milagro. So, dili siya mo ay basihan. Mo ay lungdan, ang gikinahanglan niya ay na ang Diyos makaila sa tuwa. Dili, ingon na kita lang ang makaila sa Ginoo. So, batay na to. Asa may importante, kita ang makaila sa Diyos o ang Diyos makaila sa tuwa? Kita makaila. Oo, ang duha, vice versa. Nakaangalan ko ka na, sampal, hindi. Maghinampok na buko. Dato-dato na maghinampok. Okay. Tanang tao, nakaila ni Duterte. Pero ang pamunta na, si Duterte, nakaila ba sa tanang tao? Wala. So, kung sa may ebidensya, pwede ka na, kaila ko ni, amigo mo yung Duterte. Kung sa may ebidensya na amigo kong Duterte, papicture. Uy, papicture na eh. Kung magpapicture ka, sa tinong nanay, wala kaila si Duterte sa tuha. Di ba? Pero ako lang yung kaila sa iya. Wala nagpapicture ko. Pero kita, misyoso kayo ta. Nine tao na kapos yung posisyon. Niya, pangin ko. That way, dito magpapicture. Wala, ibang ipapita ko, dagang magpapicture. So, ang punto ni Nimone, bisan ko wala kaila si Duterte sa tuha, pero umato ko sa Malacan niyang palas, kaya kung pakita ko sa TSD nga, amigo ming Duterte, isang namangkak ko. Pero sa tinulanay, naana siya ay puwel, kaya ang saman, naaman mo yung picture. Makahinom naman ko si Duterte, o, oh, ilay ka, o ano yun eh? Nga naman, one time na, takpan ko diha ganang man, ganang MC naman na to. Ngunya, pag-ala lang ko, ganang pangitao niya, ang sa kuhao niya kong lisensya niya, na abrihan man ako niya, ako may bigdala ko kaging nga, dagpuan, ay ni, muna ni kuhan siya nga, oh, sige, kuhan mo rin, ko nga sa, kuhan mo sa ate smoking. So, ang, punto nila eh, okay? So, sir, na yung mga picture na ito, muna ba ganang, ang imong purpose na kuhan, naamoy ebidensya na nagkaila mo. Okay na, ebidensya na nagkaila. Bisa kita doon, after 10 years siguro, di naman tayo magkaila. Magkita, di ba? Ako magkita na. Ako, malita naman kayo ko. Mungisi naman ko pero eh. Kaya daghang kayo na mga kaila na ako tinahang magkita, mungisi naman siya. Hindi siya naman malimot naman. Pero na ay ebidensya sa iyo kung sulti ka. May ebidensya. So, karo mo yung ka na Ginoo. Dili ba nagpalayas ni demonyo, naghimo man, nagtambal ng mga masakiton, naghimo ni milagro, kung sa'yo ni Kristo. Palayo ka mo, mamuhat ang daudan kay, wala ko kaila sa inyo. So kung sa mga pari, ano na ang pari ka ko, so mga imantay ako, this is a word na Christian, kung di ka kabantay, kanong kalitan, na aday ka may usa na inabutan ko sa mga ikawain. So, ang kagawasan sa pagpili o sa pagpili o tawhan ng katuwot ni Ado. Ibali siya, no? Okay, mas pasan na ito. Okay, mo rin na lang. Citizenship, man's choice equals human rights. Okay? So, ito na tayo. Naging na rin, na ito kita na ispirituhan ang kasuguhan apat ako lawas ng o kung saman
di kabaligya aron maulipon sa sala. Dili ako makasabot sa akong kabaligong paglihok, kay dili ako mabuhat sa nagbuhat sa buot ko untang pagkabuhat ko, mao hinuoy pagkabuhat ko ang butang na unsama ginadungtan ko. Okay? So dili makita na to, tama. O kung mo'y hinabuhat ko ang butang na dili ko buot pagkabuhat ko, uyon ako nga ang kasuguan maayo. Maayo kayo. Pero sa ingon ni ana, dili na ako mao ang nagbuhat sa maong butang, kung dili ang sala na nagluglog sa sunod na ako. Kini atong kasing-kasing na adili ang sala na nigawag na spiritual cancer. Okay, nag-ingre? Kaya nabalo ako, mawalay maayo na nagpuyo sa sunod na ako. So muna atong dapat ma-realize. Nga kita na ay walay buhutan sa ito, ah. Kita mo magpa, karong inutang buhutan na yuko. Ina naman muna nga, kamo mga bangbang yung buhay, eh, kamo sige mong kuhan. Sige mong inom kaya, sige pala ho. Maala ba? Pero di ay kita mismo masipag adventist ka, musuman, nagpuyo sa sunod na ako, ang musuman, pagkawalay, maayo. Nga sa ako pa, sa sunod sa akong lawas, hindi ka na ako ang pagtinguhan sa maayo, apal dili ako makabuha ni ini. Okay? Ang pangunahuna, alang sa unod, usang po sa kamatayan, apan ang pangunahuna, alang sa espiritu, usang po sa kinuhay. O, kanina, so naadari ang man. Because the carnal mind is enmity against God. Kaaway sa Diyos ang pangunahuna na alang sa unod. Kini nagbubilig sa pagpailalong sa kasubuhan sa Diyos sa pagkatinood, dili kini makahimong sa pagpailalong niini. O ang mga anak sa ulo, dili makapahimuot sa Ginoo. Unod na itong lawas, hindi yung mahimuot ang Ginoo sa Tuhan, magtanaw. Pwede rin na ito malimungan ang itong silingan. Pero sa tinod na lang, dili rin yun ang mga pagkaon o mga gulungkanan kung dinipisan sa itong mga pangunala. Apan siya nilubag kanila ang akong inahan o ang akong mga isungan maugat kong nagpataliwag sa pulong sa Diyos o nagkatuman na ini. Nagkatuman ni Sipulo ni Ginoo na yung nanay sa gawas. Muna nagpaago. Pero di man si Kristo, akong nanay uta ang mga isungan katong nagtuman sa sugo sa Ginoo. So kita tanan, mahimutan isungan tanan. Maski pag imong sa imong reliyon, kung pananglitan, naaging kayo tumuktuyo sa pagtuman sa Ginoo, maski pag iyong reliyon, wakot at panahon, kung lain-lain yung reliyon, pero magkaiusa mo niini. So, kung alis siya ang buwan, tinahanan nyo na doon na magbasa o Biblia para di kita manimungan. Kami lang, 5 minutes. Kung pinis na lang yun. Okay? So, atong narisuhan. Now, atong bantayan, ang usa ka hinungdan ay ano, dahil sa kakamaturan, kini nga Biblia, usa ni kakaraan na patay ng tag-iya niya, kung nalang yung picturean, kaya hindi man yung ibaligya, ang iyong Biblia, o gihuman sa Diyos sa adlaw ikapito ang iyang buhag na iyang gihimo, o mipahulay siya sa adlaw ikapito sa tanang buhag na iyang gigama, o mibendisyon sa adlaw ikapito o mi santos kaniya, kay ginha kaniya, mipahulay siya sa tanang iyong buhag, dimugna sa Diyos aron ba? Buhat. So, sa adlaw ikapito, at umasama sa napulong kasugo, nag-ingon ang napulong kasugo sa ikaw, upat na sugo sa versikulo 8 sa Bayante sa Exodus, tinungtumi na sa tusol mo ang adlaw sa Sabado, kung pahulay sa unong kaadlaw, magkabuha ka o himuon mo ang tanan mga musulman. Sali? Ha? Watunod? Di mo? Pansay kapito kaadlaw na iya sa Sabado, kung pahulay sa Ginoong Diyos di mo, dili ka maghimubi sa kusumutan. Okay? So, naingon din eh. Okay, so na to eh. So, thank you very much. At imanan ninyo ang mga Sabado. Pingin. Kaging sa mga mo ang atlong Sabado. Okay, kami na lang. O, oh, ingon siya, kanila ang Sabado, lingwa tungkol sa tao, o dini at tao tungkol sa Sabado, o sa ginuman ang anak sa tao, bisan sa Sabado. Ang Sabado, wala ihipo sa Israel o sa Hudiyo lamang, kundi sa tao. So, nag-ingon din na ay sa 26 sa Ezekiel 22, ang iyang mga pare na namay sa akong balaod o naghugaw sa akong mga dapit na santos, kaliwala sa santos o sa kalibutanon, wala sila magpatog kalainan o kaliwala sa mahugaw o sa puti, wala sila magkasabot o layo sa akong mga Sabado, ilang gilingaw ang ilang mga mata o gibulingan ako kaliwala ni kanila. Mahinong dalay na ang Diyos wala makaila sa mga katawahan niya ng Adawa. O musimba ang katawahan sa yuta din sa sultanan sa punta niya sa mga Sabado. Dili, natingaw rin
ang si Propeta Isaias o kato anong itagala o si Pare, Lucas, no? Sa pagkamatay ni Kristo. O ang Sabado, nagsaw-saw na. O ang nagsunod ng mga babae na uban kaniya, nangabot gikan sa Kalibya, nakakita sa lugar, o giyon sa pagpahiro na ang iyang lawas. O na maulit nangandam o mga pahumot o mga hapras o sa Sabado na maulit din sila sumala sa kasuguran. Kinsa to na mahuli sumala sa sugo? Si Maria Magdalena, si Maria Salome, o si Maria na Mama ni Kristo. So kining tulog ka Maria, labi na si Mama Mary, at usa di ay ka Sabbath keeper, o kung tawag na itong sabalista, ang simba sa atong Sabado. Si Kristo, kung sa man di ay si Kristo, o miyato sa Nazaret nga ginmatutuan kaniya o misulog sa sumala sa iyang kapatasan, so sa adlaw sa Sabado, nga ito sa sinaguga o mitinag sa pagbasa. So si Kristo ang ulo sa Iglesia, nisunod sa sinaguga sa adlaw sa Sabado, kung ikaw lawas, o niya adlaw na Domingo ka nisunod, na putol ang ulo, di ka sa lawas. So ang tawag na kung naay putol o ulo, patay ang lawas. And di yun ang mga katawahan, di yun sila kanya, di yun si Kristo, wala ko kailangan niyo. Palayo ka mo, mga mamumuha o dautan. Nga na di pa, palayo pa ng mga mamumuha o dautan. Kaya ingon si Kristo, ingon ang Ginoo, o ang akong mga Sabado, sa tusa, aron sila, mga tiliman o ang kaliwala ka na ako, o kaninyo o masayot ka mga ako, ang Ginoong inyong Diyos. So ang ilahan natin ay, mailanda na kita, mga katawan ka sa Ginoo, kung atong isunod ang adlaw na Sabado na mga adlaw ikapito na isunod sa Diyos. Ang Diyos kung panalagi ka na tundanan o mga tawa at kung pag-isunodan ang saman hinyo strength. No? Last night ni Mabali? Yes, hinyo strength. Sa Sabado na ni Mabali. So, mauna ang atong lecture kabiyo na ang Diyos mga panalagi o mga panalagi o mga panalagi.